humanap ng pagkakakitaan. At Enrique, yung mga day old na loans, ito pa niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree ako dyan! Magandang araw, ito po ang Agree Ako Dyan. At ngayong araw, kasama ko po ang ating dalugpasang doktor, si Doc Sosie De Leon. Hi, Doc! Hi, Amy! Hi sa mga viewer natin! Ayan. Doc, ito nababalitaan ko. Marami na po nagpapavaccine ngayon. So, tuloy-tuloy po ang vaccine kasi alam naman natin na ang pandemic nandiyan pa rin. So, meron na po mga nagpavaccine na Sinovac yata yung tawag doon. Meron din sa Pfizer. Okay. Then yung Astra, alam ko, Doc, inano na yata siya for senior. Pang mga 59 above. Uh-oh. Tama ba? Okay. Yun ang ina-advise nila. Tsaka lately, parang pinahinto yata na 59 and below dahil may konting problema. Pero ngayon, parang kumambyo na naman ang DOH na pwede na naman din daw. Oo. Balik na naman. Opo. Oo. Eh, ikaw, Amy, napakunahan ka na ba? Hindi pa nga po ito. Napakunahan ka na? Pero nakita ko ang ating engineer, ang ating engineer na bakunahan na, si Kasendo. At ang ating scriptwriter, si Sir Ricky, ay napakunahan na rin. Alam mo kung bakit sila nababakunahan. Kasi mga senior citizen na yan. Eh tayong dalawa naman eh, hindi pa tayo senior eh. Bagets pa tayo. De, bakit ka parang Amy, parang priority yung mga senior, tama? Yung mga frontliner? Opo, yung kuya ko nabakunahan na rin po. Pero Doc Sosie, kayo po, meron na ba kayong schedule dyan? Bulacan kayo, di ba Doc? Oo, tumawag na yung aming secretary ng barangay namin at na ilista naman kami. At natutuwa naman ako, very active ang aming barangay at saka ang aming mayor dito na sinasabi, hindi lang yun ha, yun sa pandemya, nagbibigay na ng ayuda. Nagbibigay yun, ng yun ayuda, mag-exact. Monetary. Anong monetary consideration? Opo, sana makatanggap din po tayo ng ayuda. Para sa... Pero naku, nakita Doc, pagka sumimya tayo sa Facebook, sabi niya, pag hindi nyo kami, kung wala kaming ayuda, huwag nyo kami isama sa perfume. Pag hindi kami kasama sa ayuda, huwag nyo kami isama sa perfume. Alam mo, matutuwa ka sa mga Pilipino. Ang daming mga jokes tungkol dyan sa... Kahit may pandemya na, ang dami pa rin, talagang jolly ang mga Pilipino eh, di ba? Pagbigay ako halimbawa, Amy, sabi pag daw ininiksyonan dito sa side, magkakaroon ng side effect. Tinan mo yung mga joke na yan. Ano daw? Yun nga, pag binakunahan sa side, eh may side effect daw. Side effect? Oo. Oo. Medyo late yung pick-up ko doon. Nagalag kasi yung internet. pero, happy. Given the choice, ano kaya? kaya maganda ng bakuna sa tingin mo? Ano po, pinakamaganda? Sa akin po, personal to, Sinovac po. Sinovac? Okay. Kasi inisip ko naman to kasi nanggaling sa China ang virus, di ba? Sabi nga nila. And then, kung iisipin mo, saan ba dapat magaling ang cure? Personal ko yan, personal ko. Parang sa ahas lang, di ba? Kung galing sa ahas, kunin mo yung venom dun din sa ahas. Parang gano'n lang, yan yung thinking ko. Gano'n ba yun? Anyway, alam mo ako, may... Wala, yun sa akin lang yun. Di ba, Amy, ang issue ngayon, yung may mga barko na nahandon sa One Pilipiri, parang gano'n? Yes, po. Eh, ang problema, yung palang sakay noon ay puro Sinovac bakuna. Oh. Ayaw papasukin. De, joke lang yun. Joke lang. sige, Amy. Ano ba ang topic natin ngayon? Anong topic natin? Opo. Pag-uusapan natin ngayon, Doc. Dahil nakapula ka, pag-uusapan natin, nakapula. tama. Nakapula ako.
Okay. Saktong-sakto yan. Ayan, pag-uusapan natin itlog na pula. At ang ibang pakilala ko sa itlog mamaya, batang-bata to. Nakakatuwa kasi rin sa edad niya, naku, makikita natin na napakadami niya experience. Look, 31 years na po ang kanilang pamilya sa pag-itlog na pula. Kaya alam ko na marami tayong matutunan dito. Ayan. Oh. Abangan niyo po yan. Ito po ang agree ako dyan. Agree ako dyan. Nagbabalik po ang agree ako dyan. Doc Sosi, ito, pinakabatang makakasama natin sa ating show. Yeah. Uy, bawal ang sanggol ha. Pag masabi mo bata, sanggol yan. Hindi naman sanggol na level. Pero Doc, siya po ay 20 years old. Yan. Pero kahit na 20 years old siya, Doc, hindi matatawaran ang kanyang experience sa paggawa ng itlog na pula. Dahil ang kanilang pamilya, 31 years na pong gumagawa ng itlog na pula. Yan. 31 years. Alam mo, Amy, hindi ka tatagal sa isang negosyo nang hindi ka kumikita. Ibig sabihin niya, kumikita sila. Opo. Ayan. Sila nga po ay taga Muñoz, Nevesia. Ang ating po mga kasama ngayon ay si Miss Angelica May Lanungsa. Hi, Angelica. Hello po. Good afternoon. Hi, Angelica. Hello po. Yeah. Angelica, nag-schooling ka pa ba? Yes po. Bali, third year college po. Third year college? Anong course mo? Bali, business ad po. Major in HRDM sa CLSU. Ibig sabihin, Angelica, nag-aaral ka at the same time, nakatuto ka rin sa negosyo ninyo? How can you do it? Kaya ba? Kaya po. Medyo sa gabi lang buhay kasi gagawa ng requirements sa gabi, sa umaga yung business po. Oh, sige, simulan na nga natin. Simulan muna natin sa pag-aalaga ng itik. Itik yan eh, di ba? Pwede bang ipaliwanag mo? Pakipaliwanag mo, paano, ilan ang babae, ilan ang lalaki, may ratio ba yan? O pwedeng walang lalaki, anong kinakain, and so on. Angelica. Sa pangko ng itlog na pula, mas maganda kung merong lalaki. Hindi naman po, yung sa experience po namin, hindi naman siya masyadong kailangan na masyadong marami, ganon. Mas okay lang na basta po may lalaki. Para yung magiging pula niya, mas fertile po, ganon. Tapos, sa pag-aalaga naman po, sa simula, syempre maliliit po sila. Pag maliliit po sila, may mga mamamatay, meron din pong, syempre yung mga mabubuhay. Doon po, yun yung pinaka-struggle kasi magkano po yung per peraso nung maliliit. Pag halos 30 to 40 po yung babae na aalagaan. Pag may namatay po, dun po sa una malulugi ka. Hanggang sa ilang buwan pa po siya din bago mangitlog po ng tuluyan. Ano pinapakaayos sa ilang buwan bago siya, sabi mo nga, mangitlog? Bali, 6 to 7 months po, ganon. Tapos yung pinapakain po namin, feeds po talaga. Tapos minsan, yung mga water lilies po. Angelica, sabi mo kanina, yung San Sisiw ay 32 something. Saan yung binibili yung sisiw? Sa mga balutan po. Ah, so pinapipisa talaga? Opo. Malalaman mo ba kung lalaki o babae pag napisa sa day one, day old? Opo, nakikita na agad nila. Kaya po, yung pinibili ko yung sisiw, nakahiwalay na po yung babae sa lalaki. Bali, medyo nakikita rin po sa anyo nung lalaki. Parang iba po yung build nung lalaki sa build nung babae po. Tsaka sa mga, ewan ko ha, hindi naman sa nagpamarunong tayo, palagay ko sa pakpak. Anyway, Angelica, dadating sa inyo yung itik ng day one, gano'n ba? Opo. Meron din po nabibili yung mga dumalaga na yung ready na siyang mangitlog pero hindi pa total. Maghihintay ka ilang buwan din para mangitlog na siya. Yun. Magkano naman yun? Magtawag na ready to lay, RTL, na itik. Magkano naman yun? Yung mga kakilala rin po na mag-itik, medyo mababa na po. Siguro mga
150 to 200, depende po kung ilang buwan na yung itik na, na inaalagaan, ganun po. Pero kayo, so, anong ginagawa ninyo? Bali yung sa... Itik o... Ano pa? Day one o yung APL na? Bali na, try na po namin yung dalawang yon, pero yung inaalagaan po namin itik ngayon kasi matagal na po sa amin, parang inahin na siya, ganun. Pagka ano ba, Dok Sosi, halimbawa, day one, ano yun, mas makokontrol mo yung dami ng itlog kung para sa ready to eat. Kasi syempre, bata pa lang, ikaw naglagay na ng feedstock. O hindi naman? Hindi naman. Actually, sa manok, sa mga free-range, o sa mga layers, yung day one hanggang sa maging RTL, kakain ng 5 kilo lang. Angelica, sinasabi mo na ilan yung itik nyo na nangingitlog na? Bali, nagre-range po ng 1.5 to 1.6 po ganun. Okay. Mm-hmm. Ilan naman ang napupulot yung itlog sa isang araw? May 1.2 to 1.4 po ganun. Depende po kasi minsan na-atras sila, minsan nasulong rin ganun. Oh, bakit umaatras? May sabi nga na nagugulat. Bakit umaatras ang pangingitlog? Napaka minsan kasi pag na bulahaw lang po sila, nag-aatras na po yung itlog nila. Minsan po din, di ba, pinapoultry din po kasi namin yun. Minsan may oras po na nakagala sila, may oras din po na sa loob lang sila ng kulungan, kumakain sila ng feeds. Minsan po hindi namin napapansin na ubos na yung tubig nila or nakulang na yung feeds na nakalagay doon sa lagayan. Ayun po, hindi po napapakain. Okay. Yun ba yung nagiging kosmisan pagka ano, nagkakamatay yung mga itik pagka kulang sa tubig? Gaano ka-importante yung tubig sa kanila? Sobra ate, kasi minsan pag hindi din masyadong natutubigan, yung itlog nila lumiliit din, ganun. Tapos po, minsan ka-atras nga. Oo. O, malakas sa inyo sa tubig. Amy, malakas sa tubig talaga ang itik. Meron na pong kagala sa running water yung kanyang feeding trough na para sa tubig. Ayan, matanong ko lang. Angelica, ano yung bahay ng itik nyo? Kubo po. Kubo. Ano yung design ng inyong kubo para sa itik? Ano po lang yun? For, anong tag yun? Isang kubo lang natin. Oo. As in flat. Hindi siya yung hammer na type. Hindi po. As in, asa po. Tapos pinapakawalan nyo, parang bahala na sila kumain. Tapos kukunin nyo sila ulit after. Opo. Hindi ba nangawala yung ating kapag ganun? Hindi naman po. Bali, sanay na rin sila dun sa area ate kasi ilang taon na rin naman po sila dun. Tapos po kasi dun sa pinagpapasulan namin, meron po silang as in parang sapa type para dun po sila maliligo ng ilang oras. Ganun po. Angelica, hindi kayo gumagamit ng yung pigs talaga o ano ang mga pinapakain ninyo? Dalawang klase po. Yung isa po, water lilies. Tapos feeds din po, nagpe-feed po kami para yung sa itlog, ganun po. Mangitlog sila okay. Ng tuloy-tuloy. Oo. Now, hindi nyo kwentado kung magkano'ng kakainin ng itik sa isang araw o kada ulo, ilang kilo ang kakainin niya o ilang grams? Kwentado naman po. Bali, halos nakakaubos. Ilang bag sa isang araw? 2.5 po halos. Oo. Sa 1,600. Oo. Opo. Okay. So, kinakailangan may bumalik na pera na mas mahigit doon sa ginamit na feeds. Tama ba? Ilan lang itlog na ulit? Pakiulit. 1, 2, 2, 1, 4 po ganun. Yung ba yung kinokolekta nyo umaga at hapon o isang beses lang pagka nangingitlog sila? Bali, pag nangingitlog po sila, sa umaga na po yun. Tapos pag mga bandang, dun po sa mismong kulungan yung umaga. Tapos mga bandang alas G's, ganun. May nangingitlog po dun sa labasan na ulit pag pinapaliguan na po sila dun sa sapa. Oh. Okay. Mas madalas nangingitlog nila sa umaga hanggang mga alas 2, di ba?
Opo. Sa umaga. Oo. Pero ang pinupulot na po namin siya para hindi din sila masyadong mabulahaw. Minsan na lang po mga bandang 5 or 6 ganun po. Yun. O ngayon, pagka kumukuha ba kayo, naglalagay kayo ng may ilaw pa ba yung kubo ninyo? Nagdadagdag kayo ng ilaw? Opo, may ilaw po sila. May mga predators kasi, din. Opo, at meron ate, may mga ahas ganun. Kasi nga, syempre malapit sila sa tubig. Tapos doon din po natutulog yung magulang ko. Ah, okay. Yung magulang mo kasama ng mga itik, tama ba? Opo, may kubo po sila. Hindi po sila dito natutulog sa bahay namin. Doon na po. Oh, talagang hands-on sila. Oo, meron ganyan eh. Oo. Alam mo, nung college ako, may kwento ko lang. Sa Angono, nag-overnight kami ng kaibigan ko, si Alex, no? Nagpapakain sila ng suso, tsaka doon din natutulog, meron silang isang maliit na kubo doon. Nagbibigay kayo ng suso sa inyong itik, Angelica? Po, nagbibigay din po kami. Pero saan kayo bumibili? Ayun nga po, dati-dati na po. Yung sa ngayon po kasi wala na rin masyadong nakukuha na ng suso. Pag ano po, pag anihan, ganon, tas yung sa bukid-bukid, doon na po na lang halos sa mga pag nagpapatubigan na, ganon. Yung mga bukid. Angelica, gano'ng katagal? Sabi mo, nangingitlog na yun sa inyo. Ilan taong mangingitlog yung itik? Ano po, depende rin po kasi sa build ng itik. Usually po, tumatagal din ng 3 years, gano'n. Diretso po, minsan naman po, nawawalan sila ng paitlog, gano'n. Tapos tutuloy ulit, gano'n. Kunyari, mga 2 buwan po silang hihinto ng as in zero yung namimili ba itlog. Oh, nasi zero, ha? Opo, nagbabagsak din po. Kaya doon po yun yung pinaka-struggle pag nag-itik ka, pag biglang as in magsisiro yung paitlog ng itik po. Anong dahilan daw? Anong bihira yun? Nasi zero? Anong main reason kung bakit nasisiro ang egg production in a day? Bali, pag minsan po, di ba, syempre masyadong mainit po. Tapos, minsan hindi na rin masyadong... Basta may mga months po kasi talaga na mahirap pong magpaitlog ng itik. Lalo po pag February, ganon. Minsan talaga magsisiro at magsisiro po yung paitlog. Gaya na lang din po, syempre, ng katandaan din ng itik. Tapos yung panahon din po, ganon. Nagpapastol ba kayo ng itik ninyo sa bukirin? Namamastol po ako ng itik. Opo, namamastol po kami pag ano, anihan na. Lalo po dito, napapaligiran po ng mga bukid-bukid, ganun. Oo, ammonious po kasi talagang maraming palayan dyan eh. Diba? Kaya yung itik mo, maraming pagsusugaan. Opo. And ang tanong ko naman, ilang taon ba yung inaabot ng itik? Galing dun sa itlog, nag-one day, tapos ilang taon na mapapakinabangan mo siya. Tapos, anong ginagawa nyo dun sa hindi na mapapakinabangan na itik? Bali ate, yung sa amin kasi sa experience namin, tumatagal sa amin yung itik na pinapaitlog hanggang 3 years, tapos minsan 3.5, ganun po. Pag alam namin na alanganin na, tapos medyo matanda na yung itik, hindi na masyadong mapapakinabangan, ang ginagawa po namin, binibenta namin siya sa mga nagpa-fried itik po, tapos ginagawa nilang fried itik. Paano nyo nalalaman, Angelica? Angelica, paano mo nyo nalalaman na mahina ng mga itlog o dahil sa dami ng itlog, gano'n ba? Hindi po, sa paa din, mahahalata nyo na po yun sa itik, masyado na pong, di ba po sa paa niya, meron parang bilog na gano'n? Doon sa paa. Doon po, pag masyado okay. Na matanda na yung itik. Tapos sila nanay ko po, kinakapa nila yung kwitan ng itik kung may makakapa pa bang itlog-itlog, gano'n. Tapos minsan po, kinakapay namin, tinitignan namin yung loob para kung meron pang maliliit na pondo, gano'n po. Buya ba tawag doon? Yung mga natitirang itlog doon sa loob ng ano? Ng itik? Anong tawag doon? Tama. Ah, buya nga. Buya? Oo. Masarap po yun, adobo. Angelica, sinasabi po malakas sa tubig. Di paano ang tubig na, saan ang gagaling ang tubig ninyo? Saan tubig po ba yung pinapainom namin sa kanila or yung pinanggagawa po sa pula?
Pare, hindi, doon muna sa pampaligo niya tsaka yung iniinom ng itik. Yung sa pampaligo po nila, dahil may sapa po doon, doon na po mismo nanguha ng yung siyempre po pinapakawalan na lang po namin sila sa kulungan, tapos doon na po sila naliligo. Tapos paghapon naman po, pag mag-iigib na nung inumin nila pang gabi, dito po sa amin nanguha po doon sa poso. Dito po sa amin sa poso po. Ito, ano, Angelica, tanong po, hindi ka ba nagselos dun sa mga alaga niyong itik? Mas kasama niya yung magulang mo kaysa sa'yo? Magkasama sila sa bahay. Opo, maliit pa lang ako dun na po sila eh. Dun na po talaga sila nakatira, yung ate ko na po yung halos katabi kong natutulog dati. Pero okay lang naman po kasi syempre hindi din naman po nila ako mapag-aaral kung hindi din kami mag-aalaga ng gano'n. Oo, yan. Hindi, itatanong ko lang kay Angelica. Angelica, di nakapulot kayo ngayon ng itlog. Ilang araw nyo itinarbe yung itlog para gawing pulang itlog? Araw-araw ba yun? Nagluluto kayo ng, para maging pulang itlog? Opo, bali pag kunyari ng itlog po ngayong araw, kinahaponan po. Ngayong mga oras po na to, nagbababada po sila nanay ko ng initlog kaninang umaga po. Okay, pwede bang paliwanag mo, paano naman yung paggagawa ng pulang itlog? Pag maggagawa naman po ng pula, tatlong combination po yon. Asin, tubig, tapos yung putik po na galing sa punso. Yun po. Yung sa tatlo po na yon, doon po namin iiikot or ibibilog-bilog yung mga itlog na po gawin namin. Doon po, tatitipan po namin yung punso ng sapat na asin para 14 to 20 days, ganun po, maayos yung pagkakagawa ng maalat namin, hindi masyadong maalat, hindi rin po matabang. Kailangan talaga yung punso, dating yung putik doon sa punso. Mas maganda yun, ate. Go ahead, Emmy. Ayun, yun nga, pinag-usapan natin itong nuno ng punso. Kukunin natin yung lupa doon, yun yung titimplahan natin. Ano ba yung karakteristik ng nuno ng punso? Bakit siya suitable para sa paggawa ng itlog ng pula? Ang ginagamit po namin yung sa putik ng punso dahil po, pag yun po kasi yung gamit, mas madikit siya doon sa itlog na pula pag iiikot na. Tapos mas mag-i-stick po siya para po yung asin nakasama doon sa putik, makukover niya po yung itlog. Pag iba po kasi, kung halimbawa po, yung ibang putik po nagagamitin, mas hindi po siya nadidikit sa itlog. Ang tendency po, hindi kakapit yung asin or hindi po aalat yung itlog. Niluluto pa ba yan? O paano ba? Sige, pakituloy mo lang. Pag nababad na po namin sa asin, sa punso, tapos sa tubig po yung itlog, bali, nagre-range po sa 14 to 20 days namin siyang ibinababad para maging maganda po yung kakalabasan ng itlog na pula. Pag okay. 14 to 20 days na po, ang ginagawa po namin doon, nagbibitak kami if okay na yung yolk ng itlog. Pag matigas na po yung yolk, dun po, pwede na po siyang hugasan. Tapos, pag nahugasan na po siya, ilalaga na po siya ng 8 to 10 hours po. Tapos, ano? 8 to 10 hours? Opo, 8 to 10 hours po namin siyang nilalaga. Ah, okay. O, tapos? Yun po, after pong mailaga, if yung order po sa amin may kulay or walang kulay, isi-separate na po namin. Pag may kulay, kukulayan na po namin. Pag wala po, diretso deliver na po. Ganun. Anong, ibig sabihin, pagkatapos ng 8 to 12 hours ba? Ilang oras mong ilalaga? 8 to 10 hours. Pagkatapos ng, paano nyo malalaman? 8 oras? 8 oras o 10 oras? Paano nyo malalaman? Angelica? Ano po? Malalaman po namin pag luto na or okay na po yung itlog. Magbibitak po kami ng isa. Tas yung white part po ng itlog, medyo brownish na. Hahanguin na, air dry lang o lalagyan niyo sa malamig na tubig o paano? Pag naluto na po, ang ginagawa po namin, 'di ba? Luto na po, nakatikbo na po kasi siyang nakaano, bali iaangat na lang na ganun, tas kukulayan na. Pag galing po sa kaldero na nilutuan ng itlog na pula na 8 to 10, after po
hanguin yung tikbo, ililipat sa may pangkulay namin na kaldero din. Tapos iaangat ko, syempre. Tapos ibababad ko sa tubig. Ipaglubog lang po. Parang mga 10 seconds, ganun lang po siyang ilulubog. Tapos hangon na po. Tapos yun na, ititrain na po namin siya. Ah, dahil ano na yung pangkulay? Ano ba yung pangkulay? Yung pangkulay po na gamit namin, 380 po. Isang tab siya na ganun kalaki. Ah, 380 pesos? Opo, meron... Opo. Pero matagal naman po siyang magagamit kasi onti lang na, onting peraso lang po, marami na siyang makukulayan. Angelica, ano? Alin ang mas mabilis sa inyo? Yung itlog na puti o itlog na maalat na puti o itlog na maalat na pula? Bali, mas mabili po sa amin, syempre yung may kulay pa rin po kasi yung may kulay po, marami rin po kasing nangunguhan, tas nire-restel nila. Mga pagmadaling araw po, may mga bumibili na iro-rolling po nila, ganon. Tas yung mga walang kulay po kasi, pang personal use na lang po ng mga bumibili sa amin, ganon. Parang ilalagay na lang po, i-stack po nilang nila sa ref, ganon po. Teka muna, Angelica. Eh, bakit kinakailangan kulay yan pa ng pula? Eh, pareho naman ang lasa. Tama ba? Pareho ng lasa yung puti tsaka yung pula? Oo. Opo, kung ako lang din, gusto ko yung puti na lang kaysa yung may kulay. Bakit mas mabenta yung pula? Tayong mga Pinoy po, nasanay tayo na pag itlog na pula, ang gusto nating makita yung may ma-red-red na pula. Na itlog na pula po. Tapos bago sa paningin nila, ganun po. Parang hindi po sila maniniwala na itlog na pula yung benta na yun kung hindi po ganun yung kulay niya. Yun. Tapos kung pambenta nga po, mas presentable pag may kulay siya. Oo. Eh bakit hindi, Angelica, dahil bata ka pa, bakit hindi ka gumawa ng trademark sa halip na pula? Gawin mo naman yellow. Yellow naman ang kulay. may gumawa na ba nun? Meron naman gumawa ng gano'n. Wala pa na po akong nababalitaan. okay. Pwede mo simbalan. Yung walang kulay naman po kasi namin, hindi po as in white na white din siya. Ma-brown-brown po siya. Yung walang kulay. Dahil nga doon sa pagkakalaga, saka pagkakababad, malo na yung kulay ng sa putik. Kaya yung yun yung kulay ng shade. Ito! Bago tayo magtuloy-tuloy, i-break ko muna, ha? Pero maganda na yung usapan natin, eh. Nag-enjoy ako kasi meron palang mga ganyan. Medyo matrabaho pala yung paggagawa ng itlog na pula, Dok Sosi. Kaya ko lang po nalaman. Kasi nagkaroon ako ng project sa school. Ipapasok mo, di ba kukuha ka ng garapon? Tapos yun doon sa garapon, itlog naman ng manok yung nilagay namin. Nalagyan mo ng maraming asin, saka may bababa doon na isang linggo o dalawang linggo yung itlog. Ganun lang. Uh-oh. Pero sa kanya, may kasamang putik, may paglaga pa, at ilang araw, at ilang oras pa, di ba? Kung magrabaho pala ito. Pero tuloy-tuloy natin ang usapan mamaya sa ating pagbabalik. Ito po, ah. Agree ako dyan. Agree ako dyan. Nagbabalik po tayo. Ito po ang agree ako dyan. Ayan, Doc Sosi and Angelica, tuloy-tuloy ang ating usapan. Angelica, ano ulit yung pangalan ng pangkulay natin na itlog na pula? Ang pangkulay po na ginagamit namin is Neko Crystals po. Neko Crystals. Okay. Opo. Kunti lang, ano yan, pero makulay na makulay. Opo. Ilang as in crystal ano na ginagamit. Gano'ng karating nilalagay mo? Tsaka sa gano'ng karating tubig? Sa paglagay po namin, as in maliit na crystals lang po siya. Tapos yung sa tubig naman po, mga siguro nasa 4 to 5 liters po yung gamit namin. Bali, ang ginagawa po namin, papakulaan po muna yung tubig. Tapos pag nakulo na po siya, doon pa lang po namin ilalagay yung crystals na ginagamit po namin. Tapos pag tapos, ilang segunda lang po, kumakapit na po yung crystals dun sa tubig. Yun. Hindi pa pumapasok doon sa loob ng itlog? Hindi naman po. Siguro pag may mga basag lang po. Pero kasi yung mga basag namin,
hindi na po namin kinukulayan kasi pinangtitinda po sa mga nagpuputo, nagbibibingka po, kinukuha nila. Ay, oo, masarap na yun. Nagutom ako. Pero, paano mo malaman? Kasi sabi sa akin ni Dr. Sosie nga, masarap yung itlog na pula na naglalangis na. Yun, oo. Ganun ba yun? Paano yun? Nagiging ganun po kasi sa tagal din po ng pagbababad at sa tagal din po ng pagluluto. Kaya 8 to 10 hours din po namin silang niluluto para magmantika, lumabas po yung langis nila. Pero Angelica, hindi nyo nape-perfect o laging perfect na naglalangis yung itog na pula ninyo? May mga tendency po na hindi talaga siya totally nagmamantika dahil po sa yung nasabi naman po namin na yung mga itlog ng itik na binababad po namin, hindi lang po yung sa amin, bali nangunguha rin po kami sa mga ibang nag-iitik. Eh iba po yung gamit nilang feeds, hindi po yung, hindi mo po mapagmamantika talaga totally yung itlog na galing dun sa feeds nila, ganun po. Kaya minsan po, hindi siya totally nagmamantika. Pero may makikita kang surfaces din po na may bahid ng pagmamantika, pero yung totally nagmamantika po, hindi po. Yun. Umaangkat sila, so isa ibang klaseng itlog na opo, itik. Kasi kami nilang kaya hindi po totally nagmamantika yung sa kanila. Oo, umaangkat kayo kasi kulang ang supply. Sabihin, mabenta ang itlog na pula? Opo, kasi araw-araw din naman nagtitinda po yung nanay ko, tas nagtitinda rin po kami dito sa amin, ganun po. Tas dun sa mga ate-ate ko rin po, ganun. Paano? Magpresyo, yan. Sa mga oras po na to, medyo mababa po tindahan namin ng pula kasi po mababa rin po yung presyo ng fresh. Ngayon po, yung pagtinda namin ng pula na nahati sa 3 categories, small, medium, tas large to XL po. Sa large po namin, large namin, yung mga jumbo as in yung mga malalaki po, pag reseller price as 250 po isang tray, papatak po ng 8.33. Pero pag nire-retail din po namin sa palengke, syempre iba po yung presyo. Nasa 9.50 or 10 pesos po, ganon. Tapos po, yung medium naman po namin, tawag ito, yung medium po namin, ang presyohan naman po is 8 pesos pag retail. Pero pag pangtinda din po ng mga kapwa namin magtitinda, pang rolling nila, ganon. Nasa 8.50, ganon po, or 8. Tapos po, depende po kung dun kasi sa palengke kukuhanin or dito po sa bahay namin. Siyempre, pag dito po sa bahay namin, maggagasolina po sila, ganon. Siyempre, parang consideration na lang din po kasi siyempre, gagasa sila ng gasolina, ganon. Tapos yung maliliit naman po namin, 7 pesos po namin tinitinda or tatlo 20 po, ganon. Iba-ibang presyo, iba-ibang sizes. Doon tayo sa large, ha? Angelica, mabili yung okay. Large, eh, di ba? Ngayon, bumibili rin kayo sa mga ibang nag-iitik. Magkano ang bili ninyo sa kanila? Katapos, magkano yung preparasyon ginagawa ninyo? Magkano yung pinapatong nyo bago nyo pagbili naman? Bali po, sa pag-pick up po namin, minsan po kasi sa malalayo, minsan sa malalapit din, minsan give ba po, ganon. Ang kuha po nila nanay ko ng fresh na itlog na ibababad po namin is nagre-range po ng 6 to 6.20 po. Meron din pong, yung malalaki po yun, yung malalaki po. Pag yung maliliit okay. Naman po, yung medium to, yung small to medium, ganon, siguro po asa 560 to 580, ganon po. Okay. Tapos, gagawin nyo na ng parents mo opo. Sa bandang hapon na, ganon ba? Opo, pag ka-uwi nila galing sa pulutan, ibababad na po namin kinahaponan. Ang sinasabi mo, Angelica, na 14 na araw na inakalan nakababad doon sa putik, na saan yun? Di naka, may tubig, may mamasa-masa doon. Alam nyo na kung aling parte doon ng putik ang bubuksan ninyo ulit. Ganun ba? Bali, hindi naman, hindi po siya medyo basang-basa. Nilalagyan po namin siya ng dates para alam po namin, kalkulado po namin kung yung susunod na huhugasan namin. Ganun. Ano na yung pwede, magbibitak po kami para makita kung okay na ba yung
itlog, ganun po. Para iwas ligaw na lang din, baka mamaya ang mahugasan po namin yung kabababad lang namin, edi palyado na po. Oo, nangyari na ba yun? Angelica, nangyari na ba sa inyo yun? Hindi pa naman. Ay, medyo po, mga ilang days pa lang, tapos nahugasan po namin. Ayun po. Pero... Nagreklamo ba yan? Kahit hindi naman po rin sila nagreklamo kasi may lasa na rin po. Pero iba pa lang, iba lang din po talaga yung medyo matagal na ibababad. No, kanina tinatanong mo ako yung tungkol sa quality control, no? Yung sa timpla. Meron ba kayong tester dyan? Sino talaga yung pinaka, oh ito, ganito yung lasa ng itlog natin. Dapat standard, ganito yung lasa. Meron kayong tester? Ang ginagawa po namin, bali kinakalkula na po talaga namin kung ilan yung ilalagay na asin, ilang tabo po, para iisang timpla lang yung ginagawa namin. Para doon na kayong base sa ratio. Opo, sa asin na inilalagay namin din, tapos sa ilang araw, ganon. Eh, pwede tas, bang... Tinitikman din po namin, inuulam namin pag minsan ayaw na namin magluto, ganon. Angelica, Amy, pwede pakinentake naman sa parents mo, Angelica, baka pwede mag-apply ako na ako nalang taga-tigem. Pwede ko! Pero, Amy, pero lalagyan po ng, alam mo, ang itlog na pula, ang sarap niya nung merong merong kamatis. Amy, oh, kapag sa'yo, anong lutong ginagawa mo? Anong timpla ginagawa mo, Amy? Ako po, itlog na pula tapos kamatis. Nilagyan ko pa ng patis. Ah, patis. Oo. Konting patis. Oo. Kasi gusto ko yung parang may sabaw ng konti. Diba kasi meron iba po, medyo dry yung itlog. Na ano, so pagka ginanon mo na kamay, well, tayo lang mahilig tayong magkamay. Pag itlog na pula, nakakamay yan eh. Oo nga. So gusto ko pag ginanon mo, malasang malasa. Akong ginagawa po. Ha? Ang ginagawa ko, Amy, itlog na pula, tapos maraming kamatis, pero ng wansoy. Wansoy. Ay, wansoy. Yun, ibinubudbud ko yung wansoy. Ang sarap. Parang kwan siya. Maliliit na parang may tawag doon eh, nabibili sa supermarket. Ang simple ko po, itlog na pula, kamatis, sipuyas, tapos may sili para maanghang, tapos patis. Yun! Yes! Shoot na yan shoot! Ang, masarap yun! Subukan nyo! Pero, Angelica, tanong ko lang, Angelica, wala bang nagre-reklamo sa inyo na yung itlog na pula ay dinidikit yung pula doon sa mga damit? Tanatanggal ba yun? Usually, wala naman pong nagre-reklamo sa kamay po nila at saka sa ref nila. Hindi naman po totaling nire-reklamo. Sinasabi po nila na kumakapit nga po yung kulay dun sa ref nila. Kaya po, naggawa ng paraan sila nanay ko. Ang ginawa po, nag-produce kami yung walang kulay na lang para yung hindi pang ilalagay po sa ref, hindi na nila ire-reklamo na kumukulay. Ganon, tas sa kamay. Ganon po. Kasi minsan po yung voice yun eh. Kaya siya na... Kulay, mahawa, nagkakaroon ng kulay. Oo. Angelica, yung ginagawa nyo, halimbawa, hindi naman lahat nabibenta sa loob ng isang araw, okay ba siya at room temperature? At saka kung hindi mabili, gano'ng katagal na nakalagay lang sa inyo at saan nakalagay? Anong storage? Bali, sa amin naman po kasi halos yung niluluto namin ng pang isang araw po, nauubos naman po. Kung hindi man po mauubos, sa dalawang tray, tatlong tray lang po. Ang ginagawa po namin, itinitinda po dito sa barangay namin or kaya po dun sa tinitiran ng ate ko. Dun po, nauubos na po halos yung itlog. Sa Makatwid, yung 1,200 sa loob ng isang araw ay nauubos ninyo? Opo, bali may mga nangunguha rin po kasing mga taga ibang lugar, ganun po, may mga taga Pangasinan, Lupao, ganun po, Talugtog. Wow. Malawak na yung market nila, Dok Sosi. Kilala na. Opo. Dok, imagine 31 years, di ba? Oo nga, palagay ko, ang kita niyo. Oo nga, Angelica.
Sinabi na ba ng parents mo na kumikita kayo ng 3 piso kada itlog? Kaya-kayang kumita ng 3 piso o mahigit? Ang tubo? Isang itlog po, hindi naman po siguro 3 pesos. Siguro may mga 2 po kasi pag binababa din po namin, may mga expenses pa din po. Siyempre, pag pinulot po nila, nagagasolina, tas yung asin po na ginagamit namin, ganun po. Tas pag naguhugas po kami, hindi naman po yung tubig ng poso. Ang ginagamit po namin yung sa nawasa po, ganun. Di, siyempre, kasama po sa expenses yon kung susumakit. Tas meron kayong farm workers, meron kayong mga kasambahay na tumutulong sa inyo, kayo lang? Oo, meron rin po. May dalawa. Ilan po sila? Dalawa po, tas kami-kami na po. Ah, okay. Maganda yung ano nila, Doc Sosie, kasi pamilya, tapos involved lahat. Kaya kahit naiwanan na sila nung nanay nila, pumunta sa ibang lugar, pero nang mamamahala. Tingnan mo si Angelica, 20 years old. Grabe yung... Grabe yung pagkaka-explain niya sa ate kung paano ginagawa itong itlog na pula. Angelica. Amy. Yes po. Amy, putulin kita ha. Kinukwenta ko 1,200 pesos. 1,200 eggs times 2 piso. 2,400. times 30 days. Kaya pala ang ganda ng smile, Angelica. Laki ng kinikita ninyo, ha? Oo. Ano lang, Doc, masabi ko, matrabaho lang yung itlog na pula. At saka pero ubos, Amy. Araw-araw, ubos. Oh, nakakapagod. Opo, araw-araw. Pero yung pagod mo naman, sulit naman, Angelica, di ba? Sulit po. Lalo po pag as in talagang yung makikita mo nagbibilang. yun yung masarap na pakiramdam, yung nagbibilang sa harapan po, di ba? Ako po yung magtitinda, ganun ako yung magbibilang syempre, pero i-limit din po kay nanay, ganun. Ang galing ng batang ito, talagang magtatagumpay. Yan ang kagandahan ng agribusiness na pwedeng gawin lang sa bahay. Tama ba, Amy? Opo. Ito backyard. Pero, Doc Sosie naman, tingnan mo naman ang bahay ni Angelica. Yan ay, akatas ng itlog na pula. Kita mo naman. Ang ganda ng bahay nila. At, Angelica, ikaw ay nasa kolehiyo, di ba? So, opo. Ano yung mga kapatid ba? Nakagraduate na rin? Opo. Yung isa po, teacher na. Yung isa po, gagraduate sana ng fisheries, kaso nag-asawa na po. It's 3 units na lang, ganun po. 3 units? Kaya pa yan, mag-enroll pa ulit. Pero din po, sa business na rin sila na nakatutok, kaya okay na rin po siguro yun. Pero siguro, mga ilang panahon pa mag-aaral na po. Yun. Oo. Eh, tignan mo, Doc, kayang suportahan ng pag-aaral ng itlog na pula. Meron ka po magandang bahay. Kailangan lang talaga high-fold ka. Opo, tsaga. Any word of encouragement para sa ating mga kababayan galing sa isang millennial na agripreneur? Yan. Dadagdag ko lang ha. Mag-additional info lang ako. Di ba sa science, cell, merong sun cell. Kasi ang mata natin, o any organ, let's say yung skin, organ yan. Let's say, liver natin, organ, composed of tissues, composed of cell. Ang itlog, siyang pinakamalaking cell. Ang cell, may cell wall, yun yung shell. Tapos yung itlog, merong sa loob ng shell, merong manipis na kwan. Yun ang cell membrane. Tapos merong tinatawag Angelica na may cytoplasm, di ba? Yun yung puti. Yung pula naman, yun ang yung yolk, yun naman ang nucleus. Yung fertile egg naman, yun ang nucleus. Kaya the largest cell is an egg. Yun yun. Hindi yan in-explain yung teacher ko dati. Buti na lang, medyan ka, Doc Sosie. Pero Angelica, anong word of encouragement mo para sa ating mga kababayan na gusto din pumasok dito sa pag-iitlog na pula? Yes.
sa pag-iitlog na pula, syempre, sa kahit anong business naman po talaga meron yung risk. Lalo pag dumating po yung kagaya dati, nagka-bird flu po, ganon. Darating at darating sa pag sa mga punto na parang mag nakaka-down, pero pagpatuloy lang po, wala naman din pong masama kung itutuloy mo, kung wala nang maniniwala, basta push lang, ganon. Basta pag pinupush, aabot din po sa punto na makikita mo na bubungan na pala yung mga pinaghihirapan mo, ganon po. Okay. Ganda naman, parang maganda yung galing, galing! Agree ako dyan! ang galing mo, Angelica. At we hope na mas gumanda pa ang inyong business. Mabuhay ka. Marami pa saan ang mga millennial na katulad mo na pumasok dito sa agripreneur na tinatawag natin. Mag-invest sa agri at makialam po dun sa business na meron kayo. Ini-encourage ko kasi Dok, sabi nila, pagdating daw ng third generation, ang business wala na. Yung mga napunta, wala. Maraming ganoon, Amy. Maraming ganoon na yung magulang na nagtayo, sumunod yung mga anak, pero yung sa mga apo, hindi na naituloy. Hindi interesado. Kaya nga, maganda itong si Angelica. Sana magtuloy-tuloy yan, Angelica, hanggang sa mga magiging anak mo pa. Ayan. At makapunta kami dyan sa inyong Amy, park. Sandalong na lang. Alam ko. Amy, isang tanong na lang bago ka mag bago tayo magdapot. Okay, Angelica, ang lolo-lola mo, nag-alaga din ng itlog o nag-lola mo? Hindi ko po sila naabutan eh, mga namatay na po sila. Pero yung business niyo, saan nagsimula? Kay nanay at tatay mo talaga? Opo, kay nanay, kay tatay ko po, kay nanay tatay ko po. Second generation, Doc. Second generation. Angelica, okay. Matigal na ako umiyak last time, pero natutuwa ako at nakita kita. Thank you, thank you. Ayan, sa ating mga manonood, ito po ang agree ako dyan. Agree ako dyan? Agree din po ako.